itu Mike Ben, kamu teman aku. Hello, hello. Ah, bye ka pala. Kala ko lalaki. Kamusta? Nagigitid po ako kagabi sa pagbansa. Oh, ilang taon na yung sakit mo? Hindi po kasi yung ano po, yung balisa po talaga ako. O kaya nga, ilang taon na yan? Ilang taon na yan naramdaman mo? Ilang taon na? Mga 18 years na po. 18 years? Ooh. Wala pong namanak sa anak ko. Inkanto kasi yan. Oo. Inkanto kasi yan. Inkanto yung ano mo. Kaliwaan yung mahaba, di ba? Opo. Nagdadasal ka ba lagi? Opo, nagdadasal ko. Okay. Sobrang pagod, gano'n, okay. Na-stress. Okay. 18 years na pala yan. Ano ba yung mahaba yun? Kaliwa ba yun? Kaliwa? Dito po, kaliwa. Oo. Saan? Ano bang yung lugar mo ngayon? Nasa Jeddah po ako. Jeddah? Jeddah. Ah, Jeddah? Ano yan? Kamusliman? Ano yan dyan? Ako, Muslim po dito. Pauwi na po rin kasi ako niyan, July 20. Ah, pareho di sa ano, Saudi, parang ganon. Jeddah? Katabi-tabi lang yan sa Jeddah? Saudi po, Jeddah, Riyadh, Dammam. Jeddah. Narinig ko na yan, pero hindi mo kung kasi alam eh. Nagpapagamot ka na ba sa ibang mga gamot? 18 years na yan eh. Ibig sabihin, nagpapagamot ka na sa ibang mga gamot? Napaalbularyo ko po doon dati. Ngayon, napaalbularyo ko po kasi sabi po nila, kinukulam daw yung asawa ko. Ikaw? Yung asawa ko po. Wala na po yung asawa. Dalawang beses po ako na byuda nung pangalawang asawa. Inkanto kasi yan gumagawa niyan. Namatay po siya noong 2011. Yung paghihirap mo yan, iba na yan eh. Kaya 18 years na yung paghihirap mo. Hindi na maganda ginagawa nila. Kaya para ngayon. Kaya ngayon papawasahan natin yan sila. Kasi hindi maganda talaga ginawa. Siguro yung asawa mo siya din ang pumapatay noon, yung inkanto na yan, yung demon na yan. Kasi asawa mo yun eh. Ano yan eh, nakakagusto yan sa iyo eh. Kaya nakagusto kayo sa iyo. Oo. Tumatabi ba sa iyo yan gabi-gabi? Hindi. Feel ko po talaga may kasama. Siya yon ang pumapatay din sa mga asawa mo. Ganun yan. Kapag ginugusto ka ng mga inkantong itim o inkanto ng mga sama, ayaw nilang may asawa ka. Kasi gusto ka niya. Tinatabihan ka ba niya? O hindi ba sa ano, ginagamit ka ba niya? Ganun? First time ko po dito sa Saudi. May lalaki pong dumagan sa akin na malaki. Yun siya. Kahit saan. Kahit saan tayo, kahit saan ka, pwede ka ano yan, puntahan. Ah, Saudi pala yan, Jeddah. Saudi pala yan. Saudi Arabia pala yan. Saudi po dito. Ang Jeddah. Kaya po mabigat sa Okay. Ganun yan siya. Ang gagawin natin yan, sa 18 years na paghihirap mo, saka yung mga asawa mo, yung mga asawa ha, kasi dalawa na yung asawa mo, di ba? Sabi mo, namamatay. Ibig sabihin, siya ang gumagawa. Hindi yan kulam na ano, kulam ng tao, hindi. Kulam ng demonyo yan. Demon yan siya. Kaya kaliwa yung mahaba. Kaya yung lahat ng mga asawa mo, pag lahat na nakagusto sa yung tao o lalaki, magpapalayo sa'yo. Mag-aaway kayo, bigyan kayo ng init ng ulo. Kasi siya yung... Siya yon. Yan ang inkanto na yan. Yan ang demon na yan. Yan ang mga black na inkanto. Kaya, ngayon, maghanda ka. Paparusahan natin yan siya. No? Anong ginawa mo sa cellphone? Cellphone ba gamit mo or laptop? Cellphone po. Napapicture lang po ako sa alaga ako para ma-send po lang po sa inyo. Okay. O, basta kaya nandyan ka ngayon, no? Opo. Ang gawin natin dyan,
papausahan na natin siya. Kasi super na yung ginagawa niya. Yung asawa mo, pinatay na rin eh. Ang gumagawa niyan, yung demon na yan, yung black na ano. Yung laging umano sa'yo. Every time marami po napapanaginipan ng hindi maganda. Sirap po ako sa financial. Oo, oh, sige, sige. Yun yan, yun yan. Ngayon nga, binigyan ka ng ano. Binigyan ka ng kamalasan nila. Ganun. Tapos, maghiwalay ka sa boyfriend mo or sa asawa mo, makamatay. Siya, siya yung gumagawa. Kaya yung mga demon na yan, dapat pausahan na yung panahon na to. Kaya huwag mag-alala. Gagaling ka ngayon. Tutulungan kita. Kahit matatagalan tayo, kasi iba ngayon eh, papausahan natin yan siya. Kapag hindi na siya babalik kahit kailan. Kasi salbahe. Manalig ka lang ha. Opo. Manalig lang. May tubig ka rin dyan sa tabi-tabi mo? Pero wala po. Wow. Ay, tumutulog po yung aircon. Aircon ko po dito eh. Hindi, hindi, hindi. Tubig nga ilagay sa baso. Inumin mo. May pit bottle ka dyan. Kukuha ka muna. Kukuha ka muna. Kala ko naghanda ka na. Nakalimutan ko maghanda pala. Isang baso lang, okay na yan. Oo, oh, isang baso na lang. Kasi kailangan natin yan. Buti malakas yung internet nyo. Yung iba kasi mahina yung internet. Ang hirap gamutin pag mahina ang internet. Putol-putol. Opo, malakas na yung internet dito. Okay. Pwede tanggalin mo yung ano mo, Bluetooth. Huwag yung Bluetooth. Ayaw ko ng Bluetooth. Tanggalin mo yan. Okay. Kailangan loudspeaker. Wala, nag-lag. Wala na, lag-lag na. Okay. Ganyan. Sige. Hinahawakan mo yung cellphone o pinatong mo lang? Opo, hinahawakan ko po. Pwede ba, ano, may patungan ba dyan? Meron po. Kasi ano, sandal mo lang, tapos harap ka lang sa cellphone. Okay. Haharapin ko yung ano, demon na yan. Tapos, pwede ka makaupo na ano, yung comfortable ka. Ano bang, ano, may upuan ka ba yung maganda dyan? May nakasandal ka ba na ano, na comfortable ka? Baka makatulog ka eh. Oo. Ah, ganyan, ganyan. Tapos, medyo palapit-lapit mo lang yung cellphone. Ayan, ilapit-lapit mo lang. Halos magkadikit lang kayo. Ganyan nga, makita kita. Gising na yung bata? Hindi po. Nalaglag po yung plancha. Ah, si ganyan na lang, no? Sige. Opo. Ang gagawin natin, sige, titig ka lang dito. Binitawan mo yung cellphone. Oh, nakapatong lang. Ganyan. Tingin ka sa akin, tapos pikit yung mata mo. Yan, pikit mo mata mo. Tapos, anong tawag ito? Pag nagsabi ko na ano, pag nagsabi ko na tapos na ha? Opo. Okay. Sige, pikit lang mata mo. Kasi mga 10 minutes or ano, ilang minuto. Kasi mahirap yan kasi demon yung lulusawin natin. No? Opo. Malalig lang, okay. Sila ang maluya sila sa produce ng kawit.
Kunin mo yung cellphone, idikit mo sa ulo mo. Ano, ibaliktad mo lang yung cam. Ibaliktad mo yung cam. Ibaliktad mo yung cam. Ipatong sa ulo mo. Ganyan. Idikit mo talaga, idikit. Kahit hindi ko makita yung ulo mo. Okay, okay. Ipikit yung mata mo. Ipikit mo mata mo. Kaya nandiyan yan sila. O, oh, sige. Hello? Hello? Nasaan yung tubig? Andito po. Okay, okay. Kasi, idikit mo yung cellphone. Parang binibidyohan mo yung tubig. O, ganyan. Idikit mo lang yung cellphone. Idikit mo lang. O, ganyan, ganyan. O, sige. Okay, okay. O, ganyan na lang. O, sige. Umpisan ko na. Okay. O, sige.
Inumin mo yan. hindi pa kita ginamot, tinutunaw ko pa lang yung ano mo. Tinutunaw ko yung mga masamang espiritu sa katawan mo. Inumin mo lahat. Nainom mo na? Tinutunaw ko muna yung mga masamang espiritu sa katawan mo kasi subay na silang sama eh. Kaya okay na yung mukha mo ngayon. Magaan na yung mukha mo. Mm-hmm. Hindi pa ko parang gumaan yung pakiramdam ko. Parang sumakit yung buong yung feel ko po talagang nagpaparami salamat po Lord. Hindi pa kita ginamot ha. Hindi pa kita ginamot. Ano, tinatanggal ko pa lang yung mga ano masamang espiritu sa'yo. Pero kasali na yon. Pag natanggal yung masamang espiritu sa katawan mo, lahat sakit mo, tanggal na yun. Saka yung ano, yung tawag nito, yung tubig ininom mo ngayon, may gamot na yan. Salamat po. Pakiramdam mo, okay na. Gumaan po talaga yung dito ko po, parang nanakit yung braso ko, gano'n. Mm-hmm. Yung dibdib ko parang, una ko na, bunong ka na pinik. Mm-hmm. Ngayon, okay ka na. Po, salamat. Mm-hmm. Silipin mo yung kamay mo, pantay na yan. Nasaan yung cam? Naputol? Nawala yung cam? Opo, kasi nagluloko po yung cellphone. Ah, sige lang, sige lang. Importante, nagamot na. Nagamot ka na. Pantay na po. Pantay na siya, di ba? Hindi pa kita ginamot talaga ng todo. Hindi pa kita ginamot ng todo. Bali, ano lang yon. Pero magaling ka na, di ba? Wala nang sakit sa katawan mo? Pakiramdam mo? Hindi na po. Mabigat yung tip-tip po. Hindi pa kita ginamot ng ano, yung talagang gamot na ano, talagang gamot sa kulam, gamot sa mga ano, hindi pa. Bali, tinutunaw ko na lang yun. Pag hindi na sila babalik, kasi babalik sa'yo yun. Pag hindi natin sila tutunawin, babalik nang babalik sa'yo. Kawawa ka. Parang matinukon po yung dibdib ko eh. Bahay talaga, no? Natatakot po kasi ako lagi kami. May boyfriend po kasi ako. Lagi po kami nag-aaway. Na-stress po ako. Siya ang gumagawa nun. Yung mga masamang espiritu. Kasi ayaw niya mag-asawa ka. Ayaw magka-boyfriend ka. Ganun yun siya. Ano pa naramdaman mo? Ano pa naramdaman mo eh? Wala na, di ba? Nawala na lahat? Hindi. Wala na po yung... Para po talaga nabunutan yung dibdib ko. Yung bigat po ng dibdib ko. Yung ganun. Yung... Habang po nagdadasal ako, nagpapasalamat po ako, gumaan po yun talaga yung dibdib ko. Yung para po talaga nabunutan talaga yung... Tapos yung likod mo, yung sakit na likod sa balikat mo, wala na din, no? Sila kasi yan, sila yun. Kasi ako eh. Sila yun, nasa katawan mo. Kaya ang sama ng mukha mo kanina, mabigat na mabigat. Ngayon, okay na yung first na ang mukha mo. Sige. Okay, walang anuman. Pasalamat ka sa Diyos Ama natin. Kasi yan yung nagbibigay power sa akin. Hindi naman power ko yan. Pasalamat po lang. Ito po nanonood ng ano. Tuwing ano, nanonood po ko ng mga healing. What? Healing. Kasi pananiniwala po talaga ako ganun. Tuwing ano, tinitingnan ko yung tabalad po talaga. Hindi magka-dugma. Ganun yan. Kaya buti nakita mo ako. Buti pumapasok ka. Walang ano man, walang ano man. Ano na lang, sige, ibaliktad mo yung kami, patong mo sa ulo mo. Sige, kaya gagamutin kita ng ano, yung normal. Gagamutin kita din sa kulam, lahat-lahat. Okay yan. Kasi kanina, mga masamang espiritu yung tinutunaw ko. Kahit yon, pag tinutunaw ko na yung masamang espiritu, gagaling ka na sa sakit mo. Pero ngayon ito, gagamutin kita ng tama, no? Salamat. Sige, umpisahan ko. Ipikit niyo yung mata mo. Kaya gagamitin kita. Manalig ka. Pwede ka pulit siya kung abitin akong mata mo na nang tao sa pagkasin niya sa pinagay ng siya po narikit siya yung lawas ang mata mo na tanang sakit yung mata sa yung lawas ang mapanghinda na tanang sakit sa pagkasin ng kagalun ay sa ang purong isuman sa yung lawas sa pagkasin ng kagalun ay isiyam diyam tama sa nakulang papatulog sa dikit sa ulo sa dipabing kakunan siyang lawas ang pagkasya malat niyan. Tama sa nakulang papatulog sa upan papatulog kakunan siyang lawas ang ispeto. Umuli sa pagkakunan siyang kitsing lawas ang aman. Aman, kumipit ko siya. Aman, kumipit ko siya. Aman, kumipit ko siya. Tapos papahilis sa lawas ang 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 lawas
Okay na. Okay po. Okay na. Walang anuman. Pasalamat ka sa Diyos Ama natin. Oh, ang ganda na ng mukha mo. Bumalik na yung bata mong mukha. Kanina ang itim-itim. Ang itim-itim mo. Tapos po, bigat ng mukha mo. Napasalamat po ako. Salamat. Natugunan po ng dasal ko na may tutulong sa akin na isang tao na. Salamat po. Walang ano man. Basta kay... Napanalangin ko po talaga sa akin yan. Di kasi, nagingat ko talaga yung pagkiramdam ko lagi-lagi. Stress. Parang gusto ko nang umitaw yung... Wag. Oo. Inaano ka niyan. Inuutosan ka niyan. Di ba? Inuutosan nga gumawa ng masama. Inuutosan ka ganito. Pakamatay ka kung ano-ano. Inuutosan ka, di ba? Yun siya. Kasi gusto ka niya kukunin. Gusto ka kukunin. Kaya, okay, malakas yung pananalig mo sa Diyos Ama natin. Kaya, hanggang ngayon, nandyan ka pa. Yung isang araw nga po, yung sabi ko, gusto na magpakamatay, gano'n. Kasi wow. Nga po, yung lagi po naiisip sa ako, hindi po kasi ako nakakabayad, itiyos na po ako dito, pauwi na ako nga pa rin po talaga, walang-wala. Binigyan ka ng kamalasan niya eh. Sige lang,
Matapos din yan, mawala din. Nakatabi, may nagkakasakit sa akin. Kung hindi yung asawa ko, anak ko, ganun. Mawala din yan, mawala din yan. Mawala lahat kaya yan sa inyo. Salamat po, kayo. Nakita ko po talaga sa YouTube nyo. Mabuti. Kaya sabi ko, wala lang asan ko yung loob ko na may kung meron pa talaga akong ganun. Pero salamat po, nanalangin talaga, dinidig nyo po yung panalangin ko. Salamat. Basta kay masabi ko sa iyo pag nagdarasal kayo, huwag kayong yumuko. Titingin kayo sa taas pag nagdarasal kasi Diyos ama natin, no? Opo, salamat. Oh, tapos pag nagdarasal kayo, huwag kayong magbanggit na kahit ano-ano pangalan. Diyos na sa Diyos ama natin. Yung Diyos ama natin na makapangyarihan sa lahat, na may gawat sa langit, sa lupa, o may-ari ng lahat. Yung mag-creator natin. Titingin kayo sa taas, titingin kayo sa taas pag nagdarasal kayo ng Diyos ama. Diyos sa Diyos ama, huwag kayong magdarasal kahit ano-ano kasi siya lang yung Diyos natin. Kasi pag ganun ang dasal nyo, laging nandyan siya sa'yo. 100% tutulungan kayo. Pagdating sa panahon na tinatawag mo siya, 100% nandyan siya. Kaya titulan nyo talaga. Pag nagtingin ka sa taas, lagyan yung title ng pagtawag sa Diyos Ama natin. Sabihin mong Diyos Ama ng katastasan, na makapangyarihan sa lahat, na may gawat sa langit sa lupa, at may-ari ng lahat. May-ari ng lahat, siya nag-create sa lahat, di ba? Yan na yung totoong Diyos natin. Pag ganyan ang tinatawag mo, siya na yan makikinig sa'yo. Kaya lagi mo yan, yung unahin mo bago ka magdasal, kung ano yung isusunod mong dasal. Bali, yun ang pagtawag mo sa kanya, papakinggan ka niya. Tapos isunod mo na yung mga dasal mo, kung anong hiling mo. Yung kagalingan ng mga anak mo, magaling sila, o ano ba yung hindi sila magkasakit, pakinggan ka niyan. 100% tutulungan ka, maniwala ka sa akin. Kasi ganyan yung tinuturo sa akin o sa amin. Ganyan yung tama. Mapangyarihan. Isisend ko sa inyo mamaya. Diyos Ama sa katastasan. Bisaya ka ba o Tagalog? Ako mama, Bisaya. Sibo. Maunong ka mag-Bisaya? Oo. Ay, Tagalog. Oo, Tagalog na lang natin. Kung ano bang dasal mo, Bisaya, Tagalog? Tagalog po. Yun na lang. Yung Diyos Ama na katastasan, na mga pangyayan sa lahat, may gawat sa langit sa lupa o may-ari ng lahat. Ibig sabihin, may-ari na siya nag-create, siya nga nag-create sa mga angel. Lahat kini-create niya. Yan siya totoong Diyos natin. Ikaw na lang, alam mo yan, idugdugdugtungin mo siya na makapangyarihan sa lahat, na may gawat sa langit sa lupa, ang Diyos naman, na katastasan, yung pinakataas, na makapangyarihan sa lahat, may gawat sa langit sa lupa o may-ari ng lahat. Pag sinabi mong ganyan, siya na yun nakikinig sa'yo. Kaya lahat na mga hinihiling mo matutupad. 100% tutulungan ka. Oo. Basta kay ganun, magaling ka na. Tapos pag may naramdaman ka pa, halimbawa lang. Kung may iba pang mga elemento na halimbawa lang ha. Kung alam kong wala na. Kasi natutunaw na sila sa dasalan Diyos sama natin. Huwag kang mahiya mag-message sa akin. No? Kaya marami pa akong magawa para sa inyo. Huwag niyong putulin yung communication sa akin kaya para pag sa tingin niyo wala na, okay na. Kahit kalimutan niyo na ako, okay na. Basta kay mag-communicate kayo after ngayon 3 days ganun hanggang magsi-send kayo sa akin nga magaling na kayo, okay na kayo, ganun lang, no. Kaya kung may mga pangunta tayo. May mga pangunta ako nga, pwede natin i-send sa iyo tapos gagawin mo na lang diyan. Tapos biblisingan natin. Para may protection kayo. Kasi mahirap ang mundo natin ngayon. Ang daming masama, ang daming demon. Lumalabas sila. Opo, kasi salamat po. Gawaan po talaga yung pakiramdam ko ngayon. Parang napunuta po talaga ng tinik yung dibdib ko. Lahat. Likod, sakit ulo mo. Wala na, di ba? Opo. Ilang araw na po yung masakit yung dibdib. Ilang taon na yan? 18? 18 years? 18 years na po yung anak kong panganay. Mula noon, ganyan yung sakit mo. Ganyan na. Opo, stress po. Stress lang kami, nag-aaway ng asawa kayo. Ganun. Siya yun. Kaya pinuputol ko yung karapatan ng mga inkanto na yan, na itim na yan. Pinuputol ko sila. Tapos, wala na yan. Natutunaw. Tinutunaw ko na rin sila kasi sobrang sama na nila. Hindi pwede yun. Ay, gusto ko kasi parang pakiramdam ko na
May biglang dumadaan sa ano ko yung pagkaramdam, tapos bigla akong kinikilabutan. Ganun po. Pagkaramdam ko talaga meron kakaiba sa paligid ko. Ganun. Saka po lagi pumapasok sa isip ko na stress. Ganun. Lagi kami nag-aaway. Tayo ka daw. Hindi kami Tayo ka. Pakiramdaman mo sa sarili mo, tayo ka. Anong palagay mo? Ilang kilo na wala sa katawan mo? Ang gahan na, di ba? Na? Opo, magaling ka na. Pasalamat talaga sa Diyos Ama natin, ha? Yun talagang number one talaga. Una-una, pasalamat ka sa Diyos Ama natin. Sa akin na yung pangalawa. Kasi yan yung nagbibigay sa akin na power para matutulungan ko kayo mga tao. Na, lahat naman ang kailangan ng tulong, tinutulungan ko. Opo, salamat po. Oh, kayo. Sige. Walang ano man. Salamat talaga ako sa iyo. Sumagot ako kayo. Natugunan po yung panalangin mo. Tama. Napunta ka. Napunta ka sa tama. Kasi po, tinignan ko talaga yung YouTube nyo. Sabi ko, ma-add na po ako nito. Tapos nakita ko po yung Facebook nyo. Yun, in-add po. Kasi may, doon sa comment sa mga video ko, may link doon. Kaya pindutin nyo yung link doon kasi maraming scammer kasi ginagaya yung mukha ko. Opo, nandun po yun. Doon po ako yung sa link. Link talaga pindutin nyo. Diretso na kayo sa ano ko, Facebook. Opo, doon po ako nagpindot. Tapos, sa link nyo kaya nakita ko po sa Facebook. Huwag talaga kayo magpagamot na hindi video call. Kasi hindi nyo alam kung sino yun. Ako ba yun o ano. Opo, salamat po. Maraming salamat. Walang anuman. Pahinga ka na. Ako ngayon. Ano? Uminit po yung katawan ko. Tapos? Yung pagiramdam ko po talaga na mag-aano na po talaga yung tip-tip ko. Uminit po yung wala nang bigat ng katawan, yung ganun, na yung palagay na iisip ko. Marami pong salamat. Walang anuman. Basta kayo, sabi ko sa'yo, magdasal ka lagi bago matulog. Gawin mong talagang kahit anong pagod natin, magdasal lang maayos. Kung kaya mong magtago, kung kaya mong yung magtago na magdasal or lumuhod magdasal sa Diyos Ama natin, kung kaya mo. Kasi pag nakaupo lang tayo, pang nakaupo tayo, nakahiga magdasal, pang nakikinig naman yung Diyos Ama natin, kaya lang yung espiritu ba natin, kaya kung maaari lang magluhod kayo, titingin sa taas. Saglit man lang 'yan. Parang may tumitigil sa akin. Basta yun, ituturo ko sa'yo ngayon. Magluhod ka, titingin ka sa taas. Saglit mo lang 5 minutes or 10 minutes na luhod. Kaya nyo yan. Ang importante, nag-espiritu tayo sa Diyos Ama natin. Kaya para sa pagdating sa panahon, pag tinatawag natin siya, o naghingi ka ng tulong, nandyan siya. Hindi mo lang makikita paano ka tinulungan, pero tuturungan ka niya. Mula ngayon, aangat ka na. Aangat ka na sa pamumuhay mo. Tuturungan ka na ng Diyos Ama natin. Oo. Kasi nagamot na kita, okay ka na. Salamat po. Sige, yun lang. Kay may gagamutin pa ko. Tatlo pa yata yan o dalawa. Sunod na naman sila. Opo, salamat po. Okay. Salamat. Okay, walang ano man. Bye-bye. Ingat po. Sige, ingat din kayo dyan. Opo, salamat. Bye. Hindi po. Huwag ka nang iyak. Basta kaya magaling ka na. Opo, salamat. Oo. Sige, update mo na lang ako kung ano, no? Huwag mahiya, matiks. Oh. Sige, bye-bye. God bless po, God bless. Oh. Salamat. Okay. Hindi po. Sige. Sige, patayin mo na. Okay. Patayin ko na po, salamat Po. Okay. Ikaw naman nagtawag, patayin mo na. Okay po, salamat. Sige, bye. Ayan mga kaibigan, natapos na naman ang paggamot ko. 18 years na pala siyang ginagambala ng maitim na mga engkanto. Namatay na yung asawa niya, pangalawa na. Pinapatay na mga demon engkanto. Ngayon, andyan pa rin yung black na engkanto. Kaya pinaparusahan na siya ng Diyos Ama natin. Sa dasal ng Diyos Ama natin, natutunaw na siya. Lahat na sakit ng ginagamot ko ngayon, galing sa Saudi, magaling na siya. Tanggal na yung sakit ng katawan niya lahat. At patay na rin yung masamang elemento na gambala sa kanya at sa buong pamilya niya.
Ang daming masama ngayon mga kaibigan. Magdasal tayo ng maayos. Hanggang dito na lang. Bye.